Hi, I'm Dave. And I'm Chi, and we are the owners of Brewfix. So today we're gonna show you how we make our cold brew coffee and the process of cold brew. What is cold brew? Cold brew kasi is a process of brewing. It's not the type of coffee. So meaning cold brew, we brew the coffee grounds in room temperature water for about 18 to 20 hours. It's very crucial to understand the technicalities of cold brewing kasi very sensitive siya to heat, sensitive siya sa pH level of the water. So even the extraction part is very, very critical. The benefit that you get from cold brew kasi is it's 67% less acidic. It's smoother than your usual. Tapos very convenient siya kasi you can make in batches. Tapos kuha ka lang whenever you need it. The first step in cold brew process is, of course, you have to find yung perfect coffee that suits your taste. So the way to make the cold brew is, first you have to measure your coffee beans. Measure it dun sa ratio na ito mo. Syempre, you have to weigh the coffee beans so that you can use that for grinding. So the next step is to grind the coffee beans. So, pag mag-grind ka ng coffee bean, for cold brew, dapat coarse siya. Hindi siya masyadong mapino. Ayan. Ito na siya. We're gonna transfer this to another jar. Kailangan, it has to be airtight. Dapat airtight para hindi ma-contaminate yung coffee. Kasi mas prone to contamination yung cold brew kapag hindi siya airtight. Since room temperature lang yung water na gagamitin natin for this. After that, kailangan mo siya lagyan ng room temperature water. Kasi very critical siya dun sa temperature ng room, temperature ng water, pH level ng water. Yung ratio kasi ng water and coffee, depende yon sa preference niya talaga. Mm-hmm. For example, the rule is one part coffee and seven parts water. Pag gusto mo ng medyo mas strong yung coffee, pwede mo siyang gawin na 1:4, 1:5. Bawasan. Depende siya. Medyo kailangan siya pag-aralan kasi kunwari yung gagamitin mo na beans, let's say Arabica, iba yung magiging outcome kapag iba yung ratio na gagamitin. Yung mga gumagawa ng cold brew, iba-iba talaga yung lasa ng coffee nila. Kahit same process yan. Then you just start to stir para lahat ng coffee maano siya sa water. Mababad. Kapag nag-start na yung cold brew process, hindi mo na siya pwede i-mix, hindi mo siya pwedeng maalog, or pag ina-extract na din, hindi rin siya pwedeng i-squeeze kasi lalabas na yung acid. Cold brew kasi, less acidic siya. 67% less acidic than your regular hot brewed coffee. Perfect siya sa medyo sensitive yung mga chan. Pero delicate rin siya gawin. Kasi pag na-extend mo siya ng sobra dun sa steeping time, lalabas na lahat yung acid, which makes it bitter. Yeah. Tsaka super maasim sa chan. So here you go. Here is the process of brewing. Once na mix na natin yung coffee and water, kailangan mo siya iwan in room temperature for 18 to 20 hours. Hindi mo siya pwedeng galawin, hindi mo rin siya pwede i-mix or mag-change yung temperature ng room kasi magbabago yung extracted coffee niya. 18 to 20 hours depende kasi. For example, lumamig yung room mo, adjust ka lang ng another hour, ganon. So,
For example, gusto mo mas less yung time for cold brewing, okay lang din. Mm-hmm. So, depende siya. Pero most likely, 18 to 20 hours. Ganun. So, this is cold brew na after 18 to 20 hours. So, right now, isi-strain natin siya. Pero, hindi mo siya pwedeng i-mix. Kasi once you mix it, yung acid ng coffee grounds, lalabas siya and magiging super acidic na yung cold brew niya. So, kailangan very maingat ka kapag i-extract mo na yung coffee. So, pipindutin mo lang siya. Lulubog mo lang yung spoon mo. Very, very gentle. Gentle lang. So, pagka umangat na yung coffee, that's when you can strain. For this one, since meron pa rin very fine na coffee grounds na sumasama kapag ganyan, kailangan is double, triple strain mo siya para walang residue na sasama. Okay, so after natin ma-remove yung coarse na coffee grounds, i-strain natin and transfer siya sa another airtight jar. Kailangan natin siya i-double or triple strain para walang maiiwan na residue. Para pag ininom siya, walang medyo parang magaspang na coffee. So, this is our cold brew concentrate. Pwede mo na siya actually gamitin. Airtight siya. You can store it for? 2 weeks. 2 weeks. More than 2 weeks. Today, we're gonna teach you how to make different flavors of coffee using the cold brew concentrate that we did earlier. So Brewfix, we call it Barako Black, our first drink, Barako Black. Basically, it's Americano. First, we put the coffee, tapos water lang. It's basically coffee and water. Yeah. Just mix it, yun na yun. Then, pwede siyang with sweetener. We usually put brown sugar syrup. I-mix lang natin siya. Transfer natin siya sa bote. And seal. This is Barako Black. So, basically, it's black coffee and water. So, Americano. Pero this one, our customers kasi sometimes they request na sweetened yung Barako Black nila. So what we do, we put lang our own mixture of brown sugar. Hindi siya plain brown sugar. We made it our own rin siya para unique. Kumbaga. So kasi nga ang dami na natin na gumagawa ng coffee. Anyone can make coffee. Mm-hmm. Of course. Pero it's up to you kung ano yung preference mo pagdating sa coffee. Kung R&D ano yung nagustuhan mo na lasa or yung halo or mixture ng coffee na iinumin mo. So, sa next drink, gagawa tayo ng Spanish Latte. So, sa Brewfix, we call it Barako Milk. First, coffee. Then, milk. Tapos, our very own sweetener. Tapos, mix lang natin siya. Lagay natin siya sa bottle. You feel it. Spanish Latte. We call it Barako Milk. So ngayon, ang gagawin namin is yung bestseller namin, French Vanilla. French Vanilla, yung pinakauna naming flavor nung nagsimula yung Brewfix. So, like I said kanina, iba-iba yung ratio para makuha yung taste na gusto nyo. Coffee, for us kasi siguro 1/3 coffee. Then, our very own mix of sweetener. Tapos, our French vanilla syrup. It's not the common yung mga branded syrups that you can find sa mga coffee shops. This is very, very different then. So, what I did 5 pumps. So, basically, ano yun? 1 tablespoon. Then I add a little bit of water. Tapos a little bit of milk din. Para mag-balance. Tapos mix nyo lang. Lagay na natin siya sa bottle ulit. So our very very first flavor. Siya yung nagpakilala kay Brewfix.
So for the next flavor is the dark choco mocha. Ito yung pangalawang premium flavor ni Brewfix. Coffee ulit. Siguro 1/3 nung portion niya. Sweetener again. Tapos dark choco syrup. This is our homemade dark chocolate syrup. 4 pumps of dark choco syrup. And 2 pumps mocha. Mocha syrup. 2 pumps. A little bit of water to balance the taste. Yung tamis niya. Then the milk again. Konti. Haluin na natin siya. So ayan na siya. Lagyan natin siya sa bottle. Actually, each bottle is 370 ml. Tapos, so, this is 370 ml. It serves two cups. So, medyo matamis pa siya. For some, medyo matapang yung kape. You can pour it over ice. You can heat it kahit sa microwave. Pwede rin siyang parang slushy type. Masarap siya. Parang frap. Magiging ganun siya. So, shelf life is 4 to 5 days. Pwede mo siya i-store in the fridge or sa freezer even. So here you go. Our 4 best sellers. Siyempre everything, for especially for a business, you have to go through research and development kasi. Tinry namin yung iba't ibang ratio ng, for example, sa black, iba't ibang ratio ng coffee concentrate and water. Water. So, para makuha namin yung perfect blend. Iba't ibang sweeteners so, din. Yeah. For example, since kami ang ginagamit namin na coffee is Barako, others use Arabica and other types of coffee beans. Pagka nag-mix sila ng Barako Black, iba yung recipe nun. Or iba yung ratio ng coffee and water. Iba rin yung magiging lasa, of course. So, since you know naman, Barako is matapang talaga siya. Mahirap siya i-mix like kahit sa milk lang. Hindi siya pwedeng, in your regular coffee, half milk, ganun. Hindi siya ganun kasi na-overpower pa din siya ng coffee. So, medyo mahirap siya. For example, yung flavored ones. Kunwari yung bestseller namin is French Vanilla. Ang tagal bago namin na balance yung ratio of the coffee, milk, and yung French vanilla flavor kasi nako-cover ng Barako flavor yung kahit anong syrup na ilalagay mo for flavoring or something like that. So, whatever it is, it's up to you it's kung to paano you. Mo siya imimix. It's up to you kung ano yung preference mo pagdating sa coffee. Just try it lang. So after we made yung mga bottled coffee, syempre mas masarap kapag meron ka pair na anything sweet, pastries, cakes, cookies. So sa Brewfix, when we started, coffee lang muna. And then we decided na sige, samahan na natin na para pag umorder sila, isang order na meron kang coffee and then meron kang sweet. May pambara, may panulak, diba? So ngayon, what we're gonna do is yung pinaka-recent namin na nilabas, which is chocolate ganache cake. So, very basic lang siya. Chocolate moist cake and then with ganache on top. So, first off, what we're gonna do is to pour milk or buttermilk sa mixer. Yung next is ilalagay natin yung Brewfix Flavor Enhancer. Ayan. The next one is canola oil. And then you mix it together muna before you put the eggs. Mix it lang at low speed para lang ma-blend lahat ng nilagay natin. Just gradually increase the speed of the mixer. Ayan. Next natin na lalagay is 2 eggs. Make sure lang na lahat ng nilagay natin is fully mixed siya para hindi mag-clumps. After that, 1 teaspoon of vanilla.
Now we move on sa dry ingredients naman. Pagdating sa baking, kailangan yung dry ingredients kasi ano, sifted siya para walang clumps na mapupunta dun sa batter. So, we pre-sifted this one na para mas mabilis. Flour, cocoa powder, brown sugar, white sugar, this is salt, baking powder, and baking soda. So, what we're gonna do is we'll just mix them all together. So, you put the flour first. And you put baking soda, baking powder, salt, then yung sugar na natin. Last one is the brown sugar. May iba't ibang klase ng brown sugar. So brown sugar, yun yung nagpapamoist sa mga cakes or pastries. So pwede kang pumili kung ano yung preference mo. Light brown sugar, medyo less yung pagka-moist niya. Pag naman dark brown sugar, mas moist siya. Next step is we just combine everything. Pero gradual dapat. Dahan-dahan lang yung pag, ano, para mas mabilis ma-mix. Siguro mga 3 batches para makombine ka ng maayos. Mix it at low speed lang din. Be careful na not to overmix. Yun yung minsan nagiging problema pagdating sa baking na overmix. This time, kailangan lang natin siyang hintayin na ma-mix lahat. Make sure na walang mga extra flour or powder na naiwan. And, it's ready na yung cake batter natin. The next step is, i-pour na siya dun sa container natin kung saan natin siya i-bake. Tapos, for businesses, kailangan mini-measure nyo lahat ng ginagawa nyo. So, for example, pagdating dito sa trays natin, may specific measurement yung batter per sizes para consistent yung magiging outcome ng cakes. Tapos, when you're baking cakes, kailangan hindi puno yung lalagyan. Otherwise, aapaw siya. Tapos, since lalagyan kasi natin siya ng ganache later, dapat hindi siya super puno talaga kasi para may space for the ganache. Now, this one, mas malaki yung size niya. Dun sa isang ginawa natin, so mas marami yung batter na ilalagay natin. Now, it's ready to be baked. Nag-preheat tayo ng oven to 350 degrees. And then, we bake this for about 30 to 35 minutes or until wala nang sumasama na cake batter or fully cooked na dun sa toothpick or cake tester natin. So, after natin i-bake yung cakes, we have to set it aside to cool down before lagyan siya ng ganache. So, right now, we have here yung na-set aside namin kanina na cake, which lalagyan natin ng ganache. Ganache, pwede siyang pre-made actually. Pwede mo siya i-store din sa ref para mas mabilis. Pero you have to pour it slowly. Just make sure to cover everything lang. Tapos after that, kailangan mo rin siyang ipa-cool down or ipa-chill para mag-set yung ganache. Pwede mo siya i-ref para mas mabilis or pwede sa room temperature lang. After that, eto na yung cake natin after mag-set ng chocolate ganache. Okay, so since nag-set na yung chocolate ganache natin, lalagyan natin siya ng cocoa powder on top. For added taste lang and then for design na rin, make sure lang na you clean up the sides kasi para mas presentable siya tingnan. You may place your orders in any of our social media accounts, either Facebook or Instagram. On Facebook, you can find us at brew.com.
brew.fix or in Instagram brew.fix.mnl. Our deliveries are booked through Lalamove.